Hello, Kigil Squad! It's me again, Ryan, at your service, Kigil TV po. So for today's video, siguro nakita niyo na sa description below. So gagawa tayo ng raid sa bahay ni Kimur and ni Gigil. Sila naman ang superstar ng channel, so why not, right? That's why Kigil TV. So before we begin our video, gusto ko lang pasalamatan yung friend ko na si Janice Salenillas. Just give me one second. Ito po yung channel niya. Ewan ko kung nakikita nyo, it's Janice Salenillas, also known as Beauty Glam Babe. Gumawa po siya ng intro para sa ating channel. Maraming salamat po. Ilagay ko yung link ng kanyang channel sa description below, so make sure you guys visit her channel too. So without further ado, ito po ang ating vlog and intro for today. Kiko Squad, as I promised, i-raid natin yung bahay ni Kimur tsaka ni Gigil, no? Huwag natin siya pakawalan. Ayan po ang bahay nila. So, ito yung bahay nila sa likod. Itong bahay na to nabili namin sa IKEA for $25. Actually, sa parang kids section ito eh. Parang tent to para laruan ng mga kids. Dito sila nagtatago sa loob. Pero since nung time na yun, gusto namin magkaroon sa na sariling privacy si Kimur at ni Gigil, so binili namin to. At nagamit naman siya ni Gigil nung nanganak siya last year. So nung nanganak siya, dito siya sa loob for less than 2 weeks yata. Tapos dito na namin ni-nurture yung mga kids niya bago namin sila napagbenta. So ipakita ko lang yung labas ng tent, okay? So ito yung tent, meron siyang velcro dito. Nagamit lang namin yung velcro nung kapag gusto ni Gigil ng privacy kasi si Gigil very private person. Tapos ito yung tuktok niya, ito yung kabuuan niya mga boss. Malaki siya. So kasha dalawang aso dyan. Meron sa gilid, meron siya ditong parang mesh na pwede mo makita yung loob kung ano man ang ginagawa nila. So pag nakasarado to, guys, malalaman pa rin namin kung ano nangyayari sa loob. Yan. Tapos before nandito pa pala yung light. So itong light na to nabili namin sa Chapters, battery operated. So nung time na yun, bubuksan lang namin to tapos para meron silang konting light sa loob. Ayan, yun lang yung light niya. Small LED light na battery operated. Tapos meron siyang different settings yata. So may isang ganyan, may isang mas malinaw, but anyway. So ayan yun, kabuuan ng tent nila. So before tayo magpunta sa mga beds, i-try natin pasukin yung loob. Hindi ko alam kung kasha ako, so dito lang ako sa labas. Itong carpet nila, nabili din namin sa IKEA for $10. Color green yung napili namin para, kunwari, grass na rin yung, nasa grass sila kasi gusto ni Kimur tsaka ni Gigil na humilata sa grass. So ito yung tsura niya, hindi ko alam kung kailan patuhuling na labahan at hindi ko alam kung pwede ba siyang labahan. But ito yung tsura sa malipitan. Yan, di ba? Okay naman siya guys, no? Ito yung likod. So, hindi ko alam kung pwede itong labhan. May mga stains pa. Siguro may mga stains pa na dugo dyan nung nanganak si Gigil. Tapos, pasok tayo sa loob. Ito yung toys nila. Ito, nabili ko naman to sa Toys R Us. Gusto ni Kimur na lagi yung, katabi pag natutulog nung time na yon. Tapos, meron silang stuffed toys na heart. Tapos meron silang squeaky toys. So, ang dami nilang squeaky toys. Ito, galing to sa... Ewan ko, hindi ko lang kung... Galing to sa bahay ni Brian. Di ko alam kung toy to actually, pero ginawa na lang namin to. Kasi gusto to ni Kimur. Tapos marami silang squeaky toys. So, isa, dalawa, may tatlo. Ito sa piggy. Na napakadumi na po mga best, no? Ito yung tag nila. Sa Kimur, nung bata siya, mahilig siya dito. Mahilig kasi siya mga gat, so kinakagat niya yung dulo, tapos naghihilahan kami. So, ito yung ginagamit namin. So, ilabas natin ulit yung camera, kasi hindi ako makahinga sa loob kasi sobrang crowded na, no? So, I'm back, no, guys? So, nakaabang sila dito. Ito si Gigil. Ito si Gigil, hindi ko lang kukita niyo siya kasi black siya. Ayan si Gigil, ayan si Kimur pumasok na sa loob ng bahay nila. So, marami silang squeaky toy. Ito yung
toy na laging chinacharba ni Kimur. Kung alam niyo yung ibig sabihin ng charba, kayo na bahala doon. So, squeaky toy siya. Meron siya dyan, meron siya dyan. Tapos nagagalit si Kimur kapag pinapakailaman ko to. So, gusto niya, kanya lang to. Ayun. O sige, so yun na yan. Bongga-bongga. Tapos meron din siyang squeaky toy na maliit na ahas. Yan po itsura niya. May dila pa po siya mga bes. Ito actually, itong toy na to, may dila din to, kung may kita nyo. Kaso natanggal na yun, ayun, immigrant na yan. Natanggal na yan, wasak-wasak na po siya. Kasi puso ni Mastimak, ganun. So ayan yan, cute pa rin siya, buong-buo pa rin siya. At gusto pa rin naman po yung nagigi ni Kimur, kasi squeaky toy nga siya mga bes. No? Tapos, ano tawag dito? Fox yata to. Ito, nag-squeeze din siya, kasi din yung tunog niya. Yan. Lagyan natin sila sa loob pagkatapos ng review para hindi makalat ng mga bes. O sige, pasok ka na sa loob. Ito si Monkey. Ito, laruan ni Kimur to nung baby pa siya. Nawasak-wasak na siya mga bes. So, yung namang loob niya, wala na siya ng mga bes. Pero nagagamit pa nito ni Kimur kasi itong katawan niya, super sturdy pa rin siya. So, panaghihilahan kami. Ito yung ginagamit namin. May fox na rin naman. So, dalawang klase ng fox. Isa kay Kimur, isa kay Gigil. Yan. Tapos, ito si Piggy. So, may dalawang classes. Nung baby pa si Kimur, ito yung laruan niya. Parang ito lang yata yung laruan niya halos. So, from China to, hindi ko alam kung very safe ba siya sa mga dogs. Pero, mura lang kasi siya. Parang $1 something lang nung nabili namin sa dog. Chorvanes. Ano tawag dito? Naalala. Na-amnesia na ako mga bes. Sa animal. Hala. Hindi na gumagana utak ko bes. Ganito to siguro talaga. Anyway. So, nabili ko siya sa parang animal store. Sa pet store. Animal store talaga. As in animal store. Pwede mga gorilla gano'n. Anyway, nabili ko siya for $1 something. Ito, buo pa siya. Nag-squeak pa siya. Pero, sus ko mga best. Napakadami niya na. Kasi yun si Kimur. Nandito si Kimur. Tsaka si ito si Gigil. Oh. Ito sa camera. Ayan si Kimur. Tsaka si Gigil. So, itong squeaky. Lagi ko lang dyan. Para maano sila. Mature ba sila. Itong isang squeaky toy na to. Sira-sira na siya best. At di na siya nag-squeak. Kahit anong squeak mo. Oh. Gusto rin naman ni Kimur. Gusto ni Kimur lahat ng laruan. Tapos, itong daddy nila, si Brian, bumili ng panibago kasi nga ito mas parang mas okay siya. Pero hindi ko alam kung magkano presyo na ito. Parang si Kitty naman ito. Ayun si Gigil. Oh, Gigil. Ayan. Nilalaro lang nila yung toy nila kapag ini-squeak mo. Minsan naman, wala. Dead na lang sila. Ito yung ball na nabili namin sa pet store. Hindi ko alam kung ano tatak. Nabura na yung tatak. But anyway, yun na yun. So, ayun na yung, eto na yung bahay nila. Meron pa silang toy doon sa taas. Kunin ko lang. So, I'm back guys. So, eto yung toy nila. Eto yung binili namin ni Brian. Tigisa sila dito. Naghihilahan kami. Tigisa sila dito pag Christmas. Ito yung sinusuot nila. Meron sila pang Christmas. Meron sila pang stamping. Nakalagay dito. I ate Santa cookies. So, try natin kay Gigil. Try natin kay Kimur. Kimur, come on. Ayan. So, ganyan pa magiging itsura ni Kimur kapag pag Christmas na. Tapos si Gigil naman, meron siyang, so dalawa yan guys. So, isa kay Kimur, isa kay Gigil. Tapos itong toy na ito, nabili namin to sa US. Battery operated din siya. So, try natin. Ayan. Tapos naglalakad siya, tapos kinusin niya, pumupush siya, bonggong-bonggong ganyan. Ah, diba? Pak na pak. So, patayin natin siya kasi maingay ng mga bes. At nakakapag-chorba ng attention nila. So, ayan na. Tapos, ipakita ko sa inyo yung bed nila. So, ito yung bed ni Kimur tsaka ni Gigil. Wala silang specific bed kung kanino sino may-ari. Pero, si Kimur ang madalas humiga dito. Tapos, ito naman si Gigil. Gusto niya kasi yung parang ano sandwich siya sa loob. Mas mataas. Pero, binili ko to actually for Kimur. Pero, si Gigil ang gumagamit. Siguro gusto niya kasi yung parang secured siya sa loob. Tapos ito yung harnesses nila. Ito kay Gigil. So parang 2.5 years na rin to sa amin. 2 years. $80 ang bilhin namin dito. Ang size ni Gigil ay small. Ayan. Nakalagay S.
rougher yung tatak. So, essentially, hindi lang mag-focus. Hindi ko naman ma-focus kasi isa lang yung kamay ko. Tapos kay Kimur, rougher din, small din siya. So, kapag nilalagay namin, ganyan lang siya kay Kimur. Tapos meron siyang strap dito sa gilid. Tapos napaka-sturdy niya. So, akala ni Kimur, maglalakad kami. Ayan kasi Kigil. Sige, guys. Fact, si Gigil, ayaw niya naglalakad. So, tuwing nakikita niya itong mga harnesses, matakbo siya agad. Tapos, ito naman yung... ano ba tawag dito, guys? Ito yung panghila namin sa kanila. Panghila talaga. Leash. Ito pala yung leash namin. Ito pa tawag sa leash. Ito, basta ganun na yun. Ito kay Gigil, small lang siya. Tapos ito kay Kimur. So, meron siyang off and lock button dyan. Pag gusto namin ano ilock yung haba nung tag dito yung haba nung tali kung kailan namin siya, guys. So that's it. Ayun na yung raid ng bahay nila Kimur and Gigil. Wala naman sila masyadong gamit, although every once in a while kasi tinatapon namin yung mga gamit na sira-sira kasi it's not safe for them, lalo na marami silang toys na wasak na, tapos yung laman loob ay kitang-kita na. We don't want na magkaroon sila ng parang dito. Yung mababiloo kasi sila kasi doon na ipon yung mga bulak-bulak sa loob. So, tinatapon na namin. Try ko lang ha. Kim, Gigil, come on. Ito si Gigil. So, mag-goodbye tayo sa channel. Ito si Gigil. Kimur, come. So, ito si Gigil. Kimur, come. Si Kimur may habak-habak ng toy. Ito naman si Kimur. Yeah. So ayan si Kimur tsaka si Gigil, sila talaga yung star ng channel to. Ako po ay isang host lang mga best. Eh, hindi po sila pwede magsalita. But anyway, so thanks for watching. Hope you guys enjoyed this video. Try ko siyang upload within this week. Kapag hindi po, sorry. Minsan kasi busy talaga ako sa work. So walang time masyado mag-edit and mag-upload. But anyway, thanks for subscribing. Kapag hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, make sure you subscribe. Meron na siyang notification bell button katabi ng subscribe button. Make sure you hit that notification bell button para ma-notify ka kapag meron akong upload na bago. Anyway, thank you Kigil Squad. Thank you mga bears for watching. Bye!